Yo! Good morning, good morning. Today's video, mga boss, bali, may pinikap tayo kanina sa baba. Itong New Era Cup galing sa New Era. In order natin to sa kanila sa Lazada. Bali, ngayon siya dumating. Bali, nakabox siya. I-unbox natin siya ngayon. So, paano? Tara! Yo! Good morning mga boss! Today's video, ang i-unbox natin ngayon itong in-order natin online kasi wala na itong mabibilhan sa mga physical store lalo na sa New Era. Wala. Bali, online exclusive lang siya, so doon lang natin siya mapipick up. So without further ado, start na natin siya i-unbox mga boss. Ayan mga boss, kita nyo naman, after ng box, may isa pang box, yung pinaka box talaga ng lalagayan ng cup. After natin mag-unbox, mag-unbox ulit tayo ng isa pang beses kasi yung loob niya, may isa pa ulit box. So, let's start. Bali, ito yung pinabox nung cup. Ayan. Bali, etong cup mga boss. After natin ma-open yung box mga boss, bali, ito na yung item natin. Ito na yung in-order natin. Ayan. Bali, kulay blue siya. NBA cup siya. So, rotate muna natin boss kung gaano, para makita nyo kung gaano kaganda tong cup na to. Ito yung front nya. Ayan, ang ganda ng cup na to. Yung gilid nya. Dito sa gilid, merong nakalagay na yung logo ng New Era. Kulay red. And then, yung back nya, may nakalagay na compound. Ayan. And then ito yung snapback. Snapback niya kulay blue. Ito yung gilid ulit. Dito naman nakalagay yung logo ng 76ers. And then yung 7 dito sa ano, bali dito nakasulat yung kung anong ibig sabihin, yung hidden meaning niya. Ayan, di na natin siya babasahin mga boss kasi medyo malalim yung hidden meaning niya. Ayan. Bali, kulay blue siya. Style niya is 950 snapback. Kasi ang two common types ng cup talaga ng mga New Era is yung popular talaga dyan, yung 5950 at 950. Bali, ang pagkakaiba lang nila, kapag sinabing 5950, hindi siya snapback. Kumbaga, pitted cup siya. Dito. Cotton lang din yung dito. Wala siyang butas. Ayun. Pagka 950, ayun nga yung tinatawag na snapbacks. Ganito yung tsura niya. And then, etong in-order natin, bali, ano siya, one size fit all. Bali, one size lang siya. So, ang kagandahan nito, kung mapapansin nyo sa mga New Era cup na snapbox, buksan nyo lang tong ito, yung pinaka snapback niya, and then makikita nyo sa likod
ito, nandito yung sukat sa ulo. Bali, itong mga bilog na to, dito nyo mapipit sa ulo nyo kung ano yung correct pitted sa ulo nyo. Bali, na-adjust siya, kaya sakto to sa lahat, sa may maliit na ulo, medium or large. Yun yung maganda sa snapbox. Kaya yun din yung in-order ko. Di na ako nag-pitted kasi mas maganda, mas trip ko yung snapback para adjustable siya. Ayan. Bali, ito, 76ers compound yata ang tawag dito. Ayan. Kulay blue. Bali, yung materials na ginamit sa kanya, typical lang naman, common lang naman sa new era na mga materials na ginagamit nila is cotton. And then yung part dito sa brim, etong brim na to, flat brim. Bali, eto kasi na naki-curve to eh. Nasa sa'yo yan kung anong klase ng curve ang gusto mo, kung katamtaman lang yung curve na curve or flat brim lang yung kung anong gusto mo. Nasa sa'yo yan. Kasi eto, na-adjust talaga to kasi cardboard lang naman to. And then, dito sa inside niya, dito natin makikita yung, ito yung tag price niya. Kung makikita nyo mga boss, kasi mayroong sale si Lazada. Nakuha lang natin siya ng 2,000. And then, ayan, yung mga sticker, makikita nyo. And then, sa loob, ito, andito yung sizes niya mga boss. Nakalagay dito, one size fit most. And then dito, yung kung anong klaseng cup siya, NBA. Ayan. And then makikita rin sa likod yung embroidered, yung compound, tsaka yung 76ers logo. Para naman ma-curve nyo yung brim ng cup nyo, tuturuan ko kayo sa simpleng paraan kung paano ba mag-curve ng tama sa cup para hindi masira yung brim natin. Kasi pag nahati sa gitna yan mga boss, pangit na tignan ng cup. Meron ako ditong ito, new era din na cup. Itong Chicago White Sox. Bali, ito naman, ano siya? Baseball cup. Ayan. Hindi siya NBA cup, baseball cup. Pero parehas lang din naman silang 950. Kung mapapansin nyo mga boss, yung brim niya, ang ganda ng pagkaka-curve. Wala siyang hati sa gitna. So, kung i-bend natin yung brim, simple lang naman yun. Baliktad nyo lang yung cup nyo and then dahan-dahan nyo lang siyang ng apat na daliri nyo, i-fold nyo lang ganyan, dahan-dahanin nyo lang ayan, yung gilid dahan-dahanin nyo lang, bali etong gitna, iwasan yung magka-crack siya sa gitna, kasi once na magka-crack siya sa gitna ano yan, sira na yan, pangit na yung brim ng cup nyo. Kaya, ingat lang. Dapat pa ganyan lang, dahan-dahan lang. And then, pagka napopold na siya, hindi naman siya agad-agad na makikurve ng ganito. So, para masanay siyang nakakurve, ang gagawin nyo lang, hawakan nyo yung dalawang dulo, ipag-connect nyo siya ng pag-ganito. Parang, kukorti kayo ng bilog. Eto kasi yung cup na to, kahit hindi ko na siya i-ganon, okay na yung brim niya kasi ilang beses ko na siya na ganito eh. Bali, nasanay na yung cardboard niya. Ayan, ganun lang kasimple mga boss. So, paano mga boss? Hanggang dito na lang ang video natin. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-hit mo na yung subscribe, i-like mo na rin and i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating video. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli, maraming salamat!